Sinabi po ninda na talagang hinarasting the gabos, and which is wrong for me kasi assuming if there is a violation, dapat it has to be done due process. Dapat may due process. Pa kung itong malaog na lang kamo, and then haharason nindo ang mga tao, and you will not allow these people to go inside, which is very ironic. And, So first video, para mahiling po nindo, ta nagluwas naman, magkakaribok kita digdi, sabi ko, ang una kayong approach ko, ano ang problema? Ano ang authority mo? So sabi ko, ano ko po, ano na lang nindo, i-confiscate na lang nindo, ah, magkakaribok kita digdi. Ito ang naging banta ni Mayor Madeline Alfelor ng siyudad ng Iriga matapos ang umano'y pangharas ng Task Force Kalikasan sa mga tauhan ng City Enro noong nakaraang Enero 28. Nagugat ang nasabing tensyon matapos umanong pwersahang pumasok ang mga tauhan ng Task Force Kalikasan sa sanitary landfill ng siyudad ng Iriga upang kumpiskahin ang heavy equipments na pagmamay-ari ng LGU at ng isang private contractor na nagtatrabaho sa lugar na umano'y nagsasagawa ng illegal quarrying. Ngunit ayon kay Mayor Madel, wala umanong maipresentang dokumento ang Task Force Kalikasan sa umano'y kanilang violation. Kaya sinasabi ni Dana illegal quarrying kasi daidaan nagpuan ng permit sa province. Sabi ni Dana, igwala ang layi, ang sangguni ang panlalawigan, that every time na magka-quarry ka, you need to get or procure a permit coming from the province. However, ini na po ang apot dyan. We are allowed by the national law. We are allowed by the DNR. We are allowed by the MGB and the EMB to improve the area in spite of approving the area kang ano, inaalaw kita magkuaning soil, di ba po, to cover. I-cover itong basura. Yaon po digdi, klaradong-klarado ang national law. So ano po ang dapat sundon? National law o provincial law? So meaning, national law po ini. We have to abide by the national law. Di ba po? So yan ang conflict na sinasabi ninda. And yan ang sinasabi ni Sir Bodjim, that we are visited often by DNR, by the EMB. They go there almost a week or so, chinecheck ninda. So meaning, mayo kami violation. Tapos hindi nga ni mismo, inaalaw kami. National law po yan. So sinusunod ta ang national law. Sa kabila ng paliwanag ng pamalang lungsod ng Iriga, sa pilitang kinuha pa rin ng Task Force Kalikasan ang dalawang truck sa loob ng landfill. Giit ng alkalde, sumusunod umano sila sa batas pagdating sa operasyon ng sanitary landfill. Sa katunayan, ang umano'y mga buhangin sa loob ng sanitary landfill ay siyang nilalagay sa mga basura upang hindi ito liparin ng hangin at hindi na kumalat pa kung saan-saan. Dahil sa pangyayari, nagbanta ang alkalde na posibleng magkagulo pa sa oras na pakialaman ng Task Force Kalikasan ang operasyon ng sanitary landfill. Ayon naman sa acting officer ng City Enro, bakit hindi umano sila padalhan ng notice of violation kung totoong mayroong paglabag ang LGU Iriga sa operasyon ng landfill? May apat lima na dahil man mabibisto ito Naka full face sira, may mask, may bullcap, and ang dating may mga sling bags na nakaharang duman sa gate. So nagpabisto ako. I introduce myself, I show to them my ID, at sinabi ko na ano po nangyayari? May problema ba? Kasi I introduce myself, ako po ngayon ako ang department head ng GSO na in charge city. Practically, I am the one managing this facility. And sabi ko, I have with me my friends from EMB and MGB. Big interest ko po sa dalawang kaibahan ko. But then, teka muna nga sir, bawal ka niyang pumasok, sabi nung isa. Sabi ko, nag-introduce na ako noy.
Kailangan ko pumasok para malaman ko ang problema. Sino ba akong team leader niyo para kausapin ko? Samantala, agad namang dumepensa sa 2nd District Congressman Elrey Villafuerte na tumatayo magbibigay opisyal na pahayag sa pamamagitan ni Governor Miggs Villafuerte na ayon sa kongresista, illegal umano ang quarrying sa lugar dahil wala umano itong permit galing sa Kapitolyo at pinagbabawal umano ng DENR ang sanitary landfill na ilagay sa tabing ilog. Kitang-kita umano ang paglabas ng truck karga ang mga buhangin. Ayon kay Congressman Elrey, ang mga buhangin ay ibibenta sa pribadong kumpanya. Bilang isa umanong component city ang Iriga, kailangan umano nitong sumunod sa lahat ng ipinapatupad na provincial ordinances pagdating sa quarrying activities. Wala silang ni-request, ni sila nag-apply ng permit dahil si Madel abusado. Alam nyo, dapat ang Iriga City, component city ng province yan. So dapat sumunod siya sa gobernur. Hindi siya sumusunod. Eh, hindi nga siya nagbabayad ng utang kay Atty. Ortega eh. Diba? So marami. Kung titingnan nyo, sabi niya nun, padangat niya ang Villafuerte, nabigyan siya ng pera ng kabila, bumaliktad siya. Makikita nyo ang pagkatao ni Madel. Hindi maintindihan. Maganda ko si sain ng media yan. At ako sa akin, pumunta kayo doon. Tingnan nyo yung dump site. Nasa Sapa. Napupunta yung basura ng napupunta sa ano, sa Sapa. Pollution yun. Dapat kasuhan siya. Saka matagal na siya dapat kasuhan sa solid waste management. Legal ba yung dump site niya, yung landfill niya? Tama ba yun? O may violation yun? So mabuting inuungkat ng tao yan. Sa gip kalikasan nga, violation sila sa kalikasan. Ayon pa sa kongresista, hindi umano panggigipit ang kanilang ginagawa. Nagkataon umano na Task Force Kalikasan ang siyang nagbabantay sa mga ilegal na aktibidad sa loob ng probinsya. Mensahe ni Congressman Elrey Villafuerte kay Mayor Madel. Dapat sundin mo na lang yung batas, alam mo. At kung sa tingin mong mali na yung ginagawa mo, aminin mo na lang. Huwag ka na magsinungaling dahil kawawa mga taga-Iriga. Wala na pong naniniwala kay Madel eh, sa mga action niya. Ang problema sa Iriga, walang ospital, walang college, nagugutom ang tao. Dapat yan dyan siya mag-focus. Yan ang advice ko kay Madel. So ngayon, plano na magkabilang kampo ang paghain ng formal na reklamo sa bawat isa kaugnay ng nangyaring tensyon sa siyudad ng Iriga. Para sa BH TV News, Kevin Alba.